Good day sa inyong lahat mga katropa. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin ang application ni Joyride step by step. Sa mga kapwa ko, rider na nagbabalak mag-apply sa Joyride or bago pa lang sa Joyride at medyo nalilito pa kung paano gamitin ang application, para sa inyo po itong video na ito. Panoorin nyo lamang po hanggang dulo para kahit papaano ay makapagbigay ako ng idea sa inyo about sa kung paano nga ba gamitin ang application ni Joyride. So tara, umpisahan na natin. Dalawa yung application ni Joyride na pwede natin gamitin. Itong isa, Joyride Driver. Yan yung bagong application ni Joyride. Ito naman isa, Joyride X Happy Move. Yan naman yung lumang application ni Joyride. Parehas naman gumagana yan. Ako, mas prefer kong gamitin yung bagong apps ni Joyride. So, click natin yan. Ilalagay nyo dito yung cellphone number na niregister nyo sa Joyride. Then, click nyo yung generate OTP. Then, after nyan, magpapadala sila ng OTP. Input nyo lang yung number na pinadala. Then click nyo yung verify now. Click turn on syempre para ma-open yung GPS nyo. And then dito na kayo mapupunta. Yan yung pinaka home ng Joyride Driver Apps. Diyan nagpa-pop up yung mga booking. So explore natin yung application. Click natin yung 3 lines sa taas. Then punta tayo dito sa booking history. Makikita nyo dito yung mga previous booking nyo. Kagaya kahapon, naka 11 trips ako. So, balik tayo. Punta naman tayo dito sa wallet. Makikita nyo may balance pa ako or top up pa ako na 345 pesos. Makikita nyo rin dito yung top up wallet via PayMaya. Pwede kayong mag-top up using your PayMaya account. Kung wala naman kayong PayMaya account, pwede rin kayong mag-top up using your GCash account. Kung gusto nyo naman mag-cash out ng pera, click nyo lang yung submit cash out request. Magpipill up kayo dyan para makapag-cash out kayo. Dito naman sa wallet history, makikita nyo yung lahat ng deduction sa inyo, commission ni Joyride, installment at insurance. Dito naman sa baba, ililink nyo lang yung PayMaya account number nyo kung meron. And pwede rin pala kayong makabili ng load dito. Balik ulit tayo. Dito naman sa profile, dyan nakalagay yung mga personal information ko. So, wag na natin i-open yan. Punta tayo dito sa service. Makikita nyo apat yung service availability natin. Delivery, Happy Move Delivery, MC Taxi at Pabili. Balik ulit tayo, punta naman tayo dito sa support. Kung may concern kayo or need magpa-cancel ng booking, contact lang kayo isa sa mga number dyan. Okay, balik ulit tayo dito sa home. Diba kanina, inon ko lahat ng service availability natin. Ganyan ang itsura niya sa home. MC Taxi, Delivery, Pabili, Happy Move. Okay, i-off na ulit natin. MC Taxi lang ang iiwan nating naka-on. Balik ulit tayo sa home. Okay, then punta naman tayo dito sa request. Dito makikita nyo yung mga booking na walang kumukuha. And makikita nyo meron isa pero sobrang layo ng pickup location niya sa atin. Pero minsan may mga booking dyan na malapit lang din sa location natin yung pickup. So ngayon mga tropa, ipapakita ko naman sa inyo kung paano mag-accept ng booking. So tara! Once na pinasukan na kayo ng booking, meron kayong 40 seconds para i-navigate yung mapa para malaman nyo kung malayo ba or malapit lang yung pickup location na customer sa location mo. Hello Joyride Driver, may bago kang booking. Click nyo lang itong triangle sa gilid ng pickup address at mare-direct na kayo sa mapa. Pwede kayo mamili kung anong gusto nyong gamitin, Google Map or Waze. Booking, ano pa ang hinihintay mo? I-accept mo na ang booking. Now na. So makikita nyo, sabi sa mapa, 130 meters away lang yung pickup location ng customer simula dito sa location ko. So napakalapit lang niya mga tropa, balik agad tayo, then click natin itong accept. Kailangan mga tropa, medyo mabilis tayo. Medyo mabilis yung pag-accept, yung pag-navigate. Kasi kapag naubos yung 40 seconds na time natin at hindi natin accept yung booking, mawawala na ito sa atin at papasok na ito sa ibang Joyride rider. At kapag naubos naman yung 40 seconds natin, ganito na yung lalabas sa screen natin. Yan.
Kapag naman na-accept mo na yung booking, kontakin mo na yung customer para i-confirm yung booking or para i-inform si customer na papunta na kayo sa pickup location niya. Click nyo lang yung telephone icon para matawagan nyo si customer or message icon para ma-text nyo si customer. So ako, i-text ko na lang si customer. Dito lang natin pipikapin to mga tropa sa unahan ko, yung hospital dyan sa... So pagdating nyo sa pickup location ng customer, islide nyo lang itong arrive at pick up. Sir, mayroon din po? Apa. Ano? Papuntang Marikina, ma'am. Sa Tumana po. Then, pag naisa kayo na yung customer at papunta na kayo sa drop-off location, islide nyo lang itong start trip. Then, i-click nyo lang ulit itong triangle sa gilid ng drop-off address at mare-redirect ulit kayo sa mapa. So sabi sa mapa, 3.4 kilometers ang tatakbuhin natin papunta sa drop off location ni customer. Dito tayo, ma'am. Okay. 64. Salamat, ma'am. Okay, pagdating nyo sa drop-off location at naihatid nyo na yung customer, islide nyo na itong complete trip para pasukan na ulit kayo ng panibagong booking. So, ayun lang mga tropa. Ganun lang po kadali gamitin ang Joyride Driver Apps. Basic lang siya mga tropa, ika nga. At kung umabot kayo sa part na to, maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kita tayo sa kalsada mga kasundo. God bless and ride safe.